Hello, a blessed Sunday, everyone. Praise God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat it's not an ordinary Sunday, but it's a blessed Sunday. Wala hong masamang araw sa Panginoon, kundi ang araw-araw ho na buhay natin ay pinagpapala tayo ng Diyos. Masasabi natin na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa umagang ito, ay tayo po ay mag-uusap patungkol sa salita ng Diyos. But before we start, tayo muna po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pagkakataon ay pinagkalubo po sa amin. Sa likod po ng ang buong mundo po ay natatakot sa panahon po ng mga hamon ng buhay. Salamat po sa pagkakataon ay pinagkalubo sa amin na kami makapakinig o kaya makapanood ng iyong mga salita habang ito, Panginoon, ay itinatalakay, Panginoon, sa live streaming. We thank you, Lord, for those people who are watching, O God, this very moment. Touch their hearts, Heaven Lord. Give them the things that they desire from you, Lord. I just bless you, Lord, and I thank you for this opportunity and privilege. In Jesus' name, Amen. This morning, ang pamagat po ng ating tatalakayin bilang kalakasan po natin sa linggong ito ay pinamagatang Full But Wanting More. Sa Tagalog po, busog na ngunit gusto pa. Napapalaw po dito ang satisfaction in life. These days, you know, all people are suffering crisis. At sa lahat ng panahon, sa lahat ng anggulo ng buhay natin, tayo sinusubok. Days of crisis are powerful days for the gospel. At you know, we can never find satisfaction apart from the Lord Jesus Christ. Ang tinutukoy po ng ating pagtatalakay ngayong umaga ay kung saan po tayo susuling sa panahon ho tayo naghahanap ng kasiyahan ho sa buhay ho natin. Ang pinaka-text natin ay Isaiah 29:8 na nagsasabi sa English, "As when a hungry man dreams that he is eating, but he awakens and his hunger remains, as when thirsty man dreams that he is drinking, but he awakens faint. With his thirst unquenched, so will it be with the hoarders of old, the nations that fight against Mount Zion." Much of the world is dying of starvation. Regardless, they have the food they could ever dream of eating. Dito po sa Quezon ay 1991 na kami pumunta. Kakunti pa po ang mga kainan after 28 years. Ang laki hong pinagbago at makita ho natin na kahit sa ang sulok po ng Lucena City, ng Quezon ho, ay napakaraming pong kainan. Ngunit ang tao po ay walang kabusugan, patuloy naghahanap ho ng mga bagong klase ng pagkain. At ang tao ay walang tigil sa pagsisikap na maghanap ng bagong mga restaurants, bagong uri ng pagkain, bagong taste. At wala ho sa kapanahonan namin itong iced tea na tinatawag. Or milk tea. Yes. Wala yan sa aming panahon ngayon. So, people are really looking for something which, you know, which new to their taste. So, regardless they have the food they could ever dream of eating, busog ngunit walang laman, may damit ngunit hubad, rich but unbelievably poor. Sasabihin ko ulit sa ating mga tagapanood, busog na ngunit gusto pa. Full but wanting more. We people can never find satisfaction apart from the Lord Jesus Christ. Ito po ang tinutumbok ng ating pag-uusap ngayong umaga. The poorest person is not the one without money, it is the one without God. Ang pinakamasamang pamamaranho na makapagbibigay sa atin ng dalamhati ay ang makaranas tayo ng kasiyahan sa buhay. Dahilan na hindi na natin kailangan ang Diyos. Ni sumagi man lang sa isipan natin,
ang kanyang pagka-Diyos. Ito ang pinaka sukdulan at pinaka nakakasirang malnutrition spiritually. Nasa iyo na ang lahat ng mga bagay, subalit may hinahanap ka pa rin. Sa kanalang naalala natin ang Diyos, o hindi na siya maalala, is because of the abundance of food and basic needs. Ngayong umaga, gusto kong itala, tukuyin ang pinakapunto natin dito na the Word of God is directing us not to things, but to a person. Jesus, when He came, He introduced Himself, not prosperity. He introduced Himself, the seven I ams that we can find in the New Testament, is that people are looking for something which they can't find it anywhere in the world but except of his or her relationship with the Lord, which is the source of everything. We are eating and eating and eating and never satisfied. Sabi ni Isaiah 9:20, sila'y sumusunggab ng kanang kamay, ngunit nagugutom pa rin. At kakain sa kaliwa, ngunit hindi sila nasisihan. Ang tao ay napudpud, o kaya, ano bang magandang sabihin? Napuno ho ng makakain, nandyan ho sa pagkainan ang lahat ho na uri ng pagkain na kailangan, at nagugustuhan at inaasam-asam. Ngunit pagkatapos po, ang sabi ng Biblia, wala pa rin kasiyahan. Sabi doon, pagkain sa kaliwa at pagkain sa kanan, at hindi sila nakakaranas ng kasiyahan. Nang magalit ho ang Diyos sa Israel, sila'y kanyang siisinumpa ng matindi at walang kabusugang gutom. Nagugutom ang bansang Israel, ngunit hindi matighawan. Hindi mapunuan ho ang kanilang gutom. They ate and never felt full, unto the extent of eating the flesh of all their own hands. This is not really literal that they are eating their own hands. But actually, anumang kanilang madampot na pagkain ay walang kasapatan. Walang kabusugang pagkain, subalit namamatay sa gutom. Gano'ng kalalim ang sinasabi ni Isaiah dito. Later, Isaiah explains God's judgments against those who oppose and ignore Him. So we see the point. You can never find satisfaction if you set aside the source of satisfaction. You can never find it in the food that you're eating. You cannot find it in material things, but you can only find it in a person of the Lord Jesus Christ. Si Jesus ay sapat na para sa iyo. If you have Jesus, you have everything in your life. We can see those people na alam natin na sa kanila lang lahat. Subalit, sila ay nag-divert pa rin into using drugs, into drinking alcohol, into having sex from one woman to another, jumping from one place to another, looking for this important thing which only the Lord can give. Alam nyo ba na ang Panginoon is just a prayer away. But people divert themselves into many things with which they will end up a failure. Hindi nila natatagpuan ang nais na kabusugan na kanilang pinapangarap. Later, Isaiah explains God's judgment against those who oppose and ignore Him. If you ignore the Lord Jesus Christ, kahit na ano pa ang gagawin mo, hindi mo matatagpuan ang totoong kasiyahan. Our text says in Isaiah 29:8, at gaya ng kung ang isang gutom ay nananaginip na siya ay kumakain, at magising na ang kanyang pagkagutom ay hindi napapawi, o gaya ng kung ang isang taong uhaw ay nananaginip na siya'y umiinom at gumigising na nanghihina at ang kanyang pagkauhaw ay di napapawi. Ang statement ni Isaiah ay nagsasabi na anuman ang kain ng tao, parang siya lamang ay nananaginip sapagkat pagkagising niya ay gutom pa rin siya.
So, ang lalaki at babae na nakakaperme ang karanasan at ang kasiyahan sa mundong ito ay kagaya ng isang tao na nanaginip na siya ay kumakain at umiinom subalit gumigising na gutom at uhaw at walang makain ni mainom. Kaya ang tao talaga, alam mo, imagine yung mga tao ang nasa mataas na katungkulan. Sa kanila na ang lahat. Gumagapang sa kalasingan. Sa kanila na ang lahat. Nag-iinda pa rin pagkagabi, pupunta sa mga bars, hindi na kontento sa isang asawa. Salamat sa Diyos kasi ang binigay ng Panginoon kauham at kagutuman, it's not really about physical satisfaction. It's all about relational satisfaction. And that relational satisfaction is so amazing because the Lord opens His life to a covenant with people so people can experience satisfaction in life. Ang masasarap na pagkain na nasa kanilang harapan, gustong inasal na mga karne, sariwang prutas at gulay, tinapay na nakahain lamang o kaya kahain lamang mula sa hurno at masasarap na alak, subalit ang lahat ay parang imahinasyon lamang kasi parang hindi mo kinain at ininom. When the day comes, those who have fed on this world, ito ang point ng pangaral natin, will try and offer all these expensive possessions in exchange for real food, real life, and found wanting forever. People are desperately looking for something, but it is not something, it is a person. Ang inintroduce ng Panginoon dito sa mundong ito is relationship. Praise God. Kaya, Christianity is not a religion, it's a relation. It's a relationship. Intimate relationship with the person of the Lord Jesus Christ, who is home, is only the source of everything that we try to look for on this world. Hallelujah. We run after other gods. Anong ibig kong sabihin? Sex, wealth, and fame, but find sorrow. Nabot na ng taong rurok ng tagumpay ng buhay niya, pero may hinahanap pa rin. Nasa kanya na, palipat-lipat ng asawa. Sagana sa yaman at kasikatan. Subalit, naghahanap pa rin ng kasiyahan. Empty is the life that is filled with nothing but things. Things cannot love you back. Do not love things more than God. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, sex won't satisfy you. Drugs won't satisfy you. Fame won't satisfy you. Money won't satisfy you. Alcohol won't satisfy you. Success won't satisfy you. Life is empty without Jesus. Hallelujah. Ang taong walang kasiyahan ay laging may reklamo. Walang kakontentuhan. Hallelujah. Sa asawa, sa trabaho, sa gobyerno, sa sexualidad. Find your satisfaction in God. No more, no less. Do not expect too much from people. Doon sa mga asawa, do not expect your spouse to make you happy. It's only Jesus who is the source of joy and happiness in this life. And He only the person that can give you satisfaction, not your spouse. Kaya marami hong wala satisfaction sa kanilang pag-asawa because they are really desperate looking for a person, not things. Subalit ang tao ay nagda-divert lagi sa mga material things sapagkat ang sukatan lagi ng success ay kung anong mga possessions mo. Anong natatanggap mo, anong yaman meron ka.
Ilang kotse mayroon ka? Ilang property mayroon ka? Ilang bahay mayroon ka? Miserable ang isang tao na kahit nasa kanya ng lahat, subalit wala siyang Diyos. Praise God. Empty is the life that is filled with nothing but things. Ang pinakamiserableng sigurong Kristiyano o tao ay yung mga namumuhay ng isang paa ay sa iglesia at isang paaho ay sa mundo. They have one eye on heaven and one eye on earth. Ano kaya yon ang tingin natin? Ano? Sa langit isang mata, ang isang mata ay nasa lupa. Hindi natin alam kung siya ay duling. Parang abnormal isang tao na walang focus kasi duling siya. Pero isang tao na sa Diyos lamang ang focus ng kanyang pagnanasa. Pagsisikap na lumayo ho sa impluensya ng sanlibutan ay mapapalapit ho ang kanyang relasyon sa Diyos kung hanapin po niya ito. Alam niyo ba na ang taong may satisfaction sa Diyos, hindi ho niya ma-divert ang kanyang paningin sa iba pang mga bagay. Salamat po sa Panginoon. I'd been born again for the whole years sa buong buhay. Mga panahon ngayon, 62. I was baptized in water twice, I think. I received the Lord Jesus Christ twice or thrice. At my young age, at grade 3, I've known the Lord Jesus Christ, received Him as my personal Savior. My parents are born again. Sila ay born again. Subalit, ang pagiging born again ho, pagiging Kristiyano ho, ay hindi ho ipinanganak sa physical. Kailangan ho ang isang anak na born again ng pamilya, yung ang anak ay kailangan magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. Personal encounter with the Lord. Sapagkat ang pagiging born again po ay hindi ho ipinapanganak sa laman. Hindi ho namamana mula sa nanay at tatay kahit born again sila. No wonder po, maging sa isang Christian family, may mga anak po na naghahanap ng kasiyahan labas ho sa isang Kristiyano pamilya. It's because that son or that child should know the Savior whom his parents or his or her parents are worshiping. Every individual or every person in the family should know where they can find satisfaction. At this COVID season, there are many young people who nagda-divert ang attention nila sa Facebook, social media. Doon ay binubuhos ang kanilang mga frustrations. Alam niyo, kahit pa tayo ay palitan ng isang damakmak na presidente, ang tao hindi makakapfind ng kasiyahan ho. Kasi ang kailangan ho ng mundo ay hindi magaling na presidente. Ang kailangan ho ng Pilipinas ay ang makilala natin ang Panginoong Hesus. Kaya ang kaganapan ho sa ating bansa, ipinagsisisi ho kay ang DOH natin, si Duque, at siyempre ang lahat na may connected pa rin sa presidente. Pero alam niyo tayo mga Christians, we are not cold, you know, to accuse our president of the things that are happening around the world. You know, ang role natin bilang mga Christians, chapter 13 ng Romans, ay panalangin ho ang mga leaders natin at magpasako po sa kanilang pangunguna. Wala ho, hindi ho tayo binigyan ng right to accuse and to say something against the leadership. Kasi, ang mga Pilipino ho, walang ginawa kundi ho lumabas sa kalsada at nagsisigaw na pa pababain ho ang sinumang namumuno diyan. I've been here in the Philippines for quite a long time. I'm 62 now, existing in this earth. But you know, walang ginawa ang tao kundi pababain lagi ang presidenteng nilagay in luklok ng Panginoon. Bakit? Kahit sino pang presidente, hindi tayo masasatisfy. Ngunit kung ilagay natin ating focus sa Panginoon mga kapatid, you can be satisfied with your relationship with Him,
and you will find, you know, you will see yourself, you know, recognizing our president, ang mga namumuno sa atin na blessing sa atin. Kasi bakit? Ang success ng buhay natin ay hindi nakasalalay sa Malacanang, nakasalalay sa Panginoong Hesus. So mga kapatid, ngayong umaga, maging miserable ang buhay natin na malayo ho tayo sa Panginoong Hesus. At huwag ho tayo maging salawahan. Alam nyo, ang mundong ito ay magbibigay lamang temporal happiness. Pag ikay nalasing, paging masaya ka sa mga kaibigan mo at kung nagsosolo na, doon mo makikita ang kahungkagan. Mararanasan mo ang kahungkagan at pagkaumaga babalik ka sa dati mong mundo. And the same until such a time na ikaw'y ma-addicted sa droga at sa pag-inom ng alak. Nasa from time to time, pag ikaw ay may problema, ikaw'y malulunod sa pag-iinom. Subalit alam niyo ba ang tao na naghahanap ng mga bagay na ito? Ay gusto ng Diyos na i-divert ang ating paningin sa Diyos na naglikha sa atin. Mayroong emptiness sa atin, yes, thank God. Dahil emptiness na yan, eh walang iba makapupuno diyan kundi yung naggumawa sa atin. Tingnan nyo ha, ang tayo naghahanap kung saan-saan. Pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya sa pamilya, sa mag-asawa, give me space. Anong space? Kung walang magulong pamilya, walang magulong relasyon, kung ang focus ay ang Panginoon. Maging sino man sa iglesia, maging ang pastor, can never give anyone or any member of the local church happiness and contentment. Kaya ang pastor in-introduce ang congregation kay Jesus. Because Jesus is the head of the church. Kaya, ang pinupupunto ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, God alone is good. And we can find satisfaction only on Him. And we should not exchange Him to other gods who promises joy but deliver sorrows. You know, ang Diablo magaling mag-entertain. He is a good entertainer. That's why we go to church on Sunday. We want to be entertained. Well, nandun na, sasayaw tayo. Nakikilig, kinikiliti. Pagkatapos ng musika na pagod, walang nangyari, walang pagbabago. Your encounter with God personally, that, you know, that only be the time that you can find satisfaction. Maraming mga tao naglulunda ganun sa iglesia pagkatapos o balik sa inom. Balik ko sa dating bisyo, balik ko sa dating pag-ugali. If your praise and worship doesn't change you, you worship God falsely. Our true worship comes from our personal relationship with God. Worship should transform us. Kaya dalangin ko na tayo habang tayo nag-worship, it's personal. You know, from the first hour of the day, we begin to worship the Lord who gives us satisfaction. Our God is true and He is not stupid. Ang sabi ni David sa Psalm 16:2, sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Walang mabuti ho sa atin, kahit palang ipangalandakan pa ho natin. Na tayo mabutis, tayo mabait. Hindi sinabi sa Bible na ikay makakapunta sa langit kung mabait ka. Unless you know the Lord Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, you can never find heaven. You cannot see yourself in heaven without the Lord. Maganda na kasama mo si Jesus dito pa lang sa mundo, kasi dito sa mundo ho, kahit puno ho ng problema, nakakatulog ho ng maimbing. Kahit kulang ang pambili ng pagkain, ngunit nabubusog. Kahit tuyo, hindi mo nahanapin pa ang ibang ulam dahil pag kaunting panalangin ho, nasisihan ikaw sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pagkain natin at siyang nagbibigay ng kabusugan. Oo, may kulang kumisan sa ating matangang material na mga bagay. Subalit nais ng Panginoon na hindi natin sambahin ang mga material na bagay, kundi sambahin yung nagbigay sa atin ng mga bagay nito. Ang mahirap po dahil sinasamba ng tao yung pagpapala, hindi yung nagpapala.
Again, in Psalm 73:25 says, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Grabe ito. Sabi ni David, maliban sa iyo, wala na akong ibang ninanasa sa lupa. Life without Jesus is meaningless. As if you are existing on this earth just, you know, for the sake of eating. Just for the sake of living. But you know, the happiest person is knowing his purpose in life. You know, we are not just merely existing in this earth, you know, without a purpose. At ang maganda ho, hindi ho aksidente kung bakit tayo nabubuhay. Dahil nais ng Panginoon na introduce natin doon sa mga tao na kumilala sila sa ating Panginoong Jesus. Because there is a God shape in the heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God the Creator. Alam natin na kailan lamang po, mga last year, may dalawang sunod-sunod nagpakamatay po na si Anthony Bourdain, isang fashion at saka isang fashion icon na si Kate Spade. Parehong mga sikat ito, mga TV personality, mga millionaire ho ito. At may report na at least 45,000 Americans took their lives. Madi at young age of 61, he died by suicide. Bakit ganon? Ito mga sikat na tao na sa kanilang lahat ng karangian at kasikatan, nag-inda pa rin into suicidal, into suicide. Kaya, man's highest problem is simply loneliness. At ayon sa sabi, you know, pag ako'y nagkasama, wala itong ang aking kalungkutan. Subalit, nang mag-asawa na lalong lalungkot, it's because loneliness is a disease that you can only find cure in your relationship with the Lord. A person who is satisfied with his relationship with the Lord can be satisfied with his relationship with his spouse. Hindi siya hanap ng ibang babae. Hindi siya hanap ng sex. Hindi siya naghanap ng siya ay pasayahin at palagayahin ng kanyang asawa. Makikita niya pag if he is or she is satisfied with his or her relationship with God, walang siyang hindi siya reklamador. Kaya problema ng tao ang kalungkutan. Ang tao na nalulungkot ay walang pagkakilala sa gumawa sa kanya. At sa umaga pong ito, ang tao ay nagsasabi, I feel alone. Nakapagtataka po na na-improve na po ang lines of communication. May mga satellites na po tayo at cellphones, mga texting device, sari-sari ho ang mga telephone natin. Subalit ang tao ay nagsasabi pa rin, I feel alone. Samantalang, you know, ang ating mga kaibigan, they are just a call away. Lahat ho ay pwede na mag-communicate. So anyway, praise God. Hallelujah. Madali yung mag-connect ngayon sa mga tao dahil sa technology, but there is so much more feeling of aloneness. Hindi natin makita yung logic dito. When people say, I feel alone, what does the Bible say? Sa Hebrews 13:5, never will I leave you. Never will I forsake you. Imagine that. You can have thousands of friends. Ako po ay may 4,000 plus in Facebook and still be lonely because you can't replace Jesus with 1,000 friends. If you have Jesus, you have everything. If you have Jesus, you can never be you can never be friendless. Sometimes we, you know, we have thousands of friends, but they are far different from the Lord Jesus Christ. Hindi man lamang malapit ang comparison. Kaya kung ako sa inyo, gawin niyong kaibigan. Make friends with Jesus and do not unfriend Him.
Okay? Kaya true fulfillment sa aking pagtatapos is only found in Jesus. This is what Christianity introduces. Ito ang inintroduce po namin sa inyo, hindi ho yung God is love. Kasi yung church po yung building, hindi po yun ang makapagbibigay, yung pangalan ho ng church, hindi yung makapagbibigay ng satisfaction. It's always the person of the Lord Jesus Christ. Unless Jesus is the center of your life, more delicious food, more money, more education, more sex are never going to satisfy you. They may stimulate you, but in the end, you'll only find frustration because they can't give you fulfillment. Kalapit nang dumating, mga kapatid ng Panginoon. Nais ng Diyos na maging maayos po ang buhay natin. Sinabi ko doon sa aking post, this world has nothing enough to offer, but Jesus have everything to offer. Ako po ay nagsasalita ayon po sa relasyon ko sa Diyos. I can never exchange Jesus sa mga bagay sa mundong ito. Things are temporal, but Jesus is eternal. Mga kapatid, Jesus is the bread of life that will satisfy your spiritual hunger. He is the living water that will satisfy your spiritual thirst. Psalm 37:4 says, sa Panginoon, ikaw ay magpapaligaya. Magpakaligaya at ang mga nais ng iyong puso, sa'yo'y ibibigay niya. Hindi sinabi na mag-asawa ka at ibibigay ng asawa mo ang kaligayahan sa iyo. Sabi doon, sa Panginoon, ikaw magpakaligaya. Ibig sabihin, mahanapin mo sa Panginoon ang kaligayahan at hindi sa tao. Hindi sa pera. Hindi sa magagarang damit. Hindi sa maggarang o kaya top of the line na mga kotse. Hindi sa palasyong bahay. Kung gusto niyong imbitahan ang langit sa lupa, imbitahin niyo ang may-ari ng langit at lupa. Sa buhay, pagpapamilya at relasyon sa pagkipagkaibigan, maraming nagkasira-sira o nasisira ang mga relasyon. Kaibigan man, mag-asawa, pamilya. Dahil hinahanap nila ang kasiyahan sa relasyon sa tao. Subalit ang tao kahit mangako, sabi ng quotation, promises are tend to be broken. Pero ang Panginoon, kung siya ang kaibigan mo, ang kanyang mga pangako, kailanman hindi niya tatalikuran. Revelation 7:16 says, they shall hunger no more, neither thirst anymore. Pag ang Panginoon ang iyong natagpuan, hindi ka na magugutom man o kaya o makakaranas ng uhaw. Isaiah 49:10 says, sila'y hindi magugutom, umauuhaw man. Hindi naman natin kailangang hintayin na tayo makapunta ng langit para ma-experiensihan natin ang kasiyahan ho ng buhay. Ngayon pa lamang, after you have received the Lord, at that moment you have received Him as your personal Savior, you will receive that satisfying life through your relationship with Him. Why? Because Colossians 1:15 says, all things were created by Him and for Him. Kaya your relationship with other people comes next after your relationship with God. Kaya ang satisfying relationship with your spouse, with your children, and your friends comes next after your satisfying relationship with God. Your purpose in life is to have fellowship with Him. Amen. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life, I am the water of life, I am the life. In today's culture, people think they can be happy only if they get rich and famous. But the bottom line here is that fame and wealth, possessions, all the things this world has to offer will not make you happy and satisfied. I am not introducing to you a religion. I'm introducing to you a relationship with the Lord Jesus. He is your everything. He is your all in all. Hallelujah. God did not intend
that those blessings He gave should serve us a replacement to Him. May the Lord bless us this Sunday. Pagpalain ng Panginoon ang pagsalaysay ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay totoo at ang relasyon mo sa Panginoon ay magbibigay sa atin ng kasapatan. Ikaw ba ay nalulungkot? Wala ka bang kasiyahan sa buhay? Dami mong problema. Ang katugunan ay walang iba kundi ang relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus, may ulam man o wala ay may kabusugan. Sa Panginoong Hesus, single ka man, wala kang asawa, wala kang mga anak, matatagpuan mo ang kasiyahan sa Panginoong Hesus. Hindi ka man mayaman, hindi man sapat ang pera, hindi man sapat ang supply ng gobyerno, ang relasyon mo sa Panginoon ang siyang magbibigay ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama, sa pangalan ni Hesus, salamat po sa linggong ito, ibinigyan mo kami ng kalakasan. Abutin mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Matagpuan namin ang kasiyahan sa aming relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ibinabati namin lahat po na nanood po ng ating live streaming. Ang God is Love po, Christian Ministry, nagpapasalamat po sa lahat ng nanood ngayong linggo. Ako po'y natutuwa sa inyong support, lalo sa God is Love Christian Family. Salamat po sa pananalangin. La announcement po na this coming Sunday, we'll start our fellowship, our gathering sa God is Love Christian Ministry, and inviting everyone to please attend. But hindi ito mandatory. Doon lamang po sa available. Hindi ho natin pinipersa na umaten ho ang lahat. Kung sino lang lamang po ang may pagkakataon na dumalo, kayo lamang po ang hinahamon namin. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito at salamat po sa lahat ng nanood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mga leaders ho ng God is Love, music team, youth ministry, women's ministry, men's ministry, children's ministry, pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sampai jumpa.